Tapos babalutin natin mga kabirds ng kanyang dahon para manatili doon ang lupa. Tsaka ipapasok natin sa gitna ang dahon. Ganyan. Mga kabirds. Hi and hello mga kabirds! Welcome again sa aking channel! Mga kabirds, kung bago pa lang kayo, gusto ko po sanang imbitahin na mag-subscribe kayo sa aking channel para updated kayo po sa mga bagong videos na i-upload ko. Tungkol po ito sa farming at saka about sa life at marami pa po. Ngayon mga kabirds, andito tayo ngayon sa aking cacao farm. Ang gagawin ko po ngayon is magmi-maintenance pruning po mga kabirds. Kukunin natin yung mga sucker na hindi kailangan ng ating cacao. Ito po yung mga kagamitan ko mga kabirds. Ito po yung cutter at saka ito po yung gabas. Ewan ko kung anong tawag dito sa Tagalog mga kabirds. Basta sa Bisaya, gabas ni. Ito mga kabirds oh. Press nyo lang. Ganyan. Oh, ito na mga kabirds. Gabas. Kasi may mga malalaking sucker na mga kabirds na ating puputuyulin. Hindi kasi kaya ng cutter mga kabirds, kaya ito yung gagamitin natin. Papakita ko sa inyo mga kabirds kung paano gagamitin ang cutter at saka itong gabas. Iwan ko kung anong Tagalog nito mga kabirds. Hindi talaga maiwasan mga kabirds na may mga sucker na lumalaki. Ako lang kasi at saka yung hinire ko na tauhan ang gagawa dito sa bukid. Wala po kasi ang asawa ko dito mga kabirds, nasa Saudi. Kaya lahat ng gawain dito mga kabirds, ako po yung gumagawa. At saka may katulong din naman po ako. At saka okay lang yun mga kabirds kasi nai-enjoy ko naman po yung pag-aalaga ng ating mga cacao mga kabirds. Kaya, halik kayo. Sabayan nyo ako. Ito mga kabirds, oh. Kailangan natin putulin ito. Kasi ito yung sucker na hindi na kailangan ng cacao mga kabirds. Oh. Paggamit ng lagari pala. Ano? Okay. Madali na mga kabirds. So, kukunin natin kasi malaki na talaga siya mga kabirds. Walang siyang silbi. Ito rin. Mga maliliit mga kabirds, saka pa natin gagamitan ng cutter. Ito din mga kabirds, so malaki na. Putol ko na mga kabirds. Oh, imagine yung kinain niya mga kabirds. Kung pumunta lang sana dito sa mga sanga siguro. Malaki na itong puno na ito mga kabirds. Ito po mga kabirds. Oh. Nagsisimula ng kinain ng peste ang ating sanga. Ngayon mga kabirds, mapapansin nyo, iikutan niya ito. Iikutan niya itong kainin mga kabirds. Tapos, bubutasan niya ang gitna. Tingnan nyo mga kabirds. Oh, may butas sa gitna. Dito siya pumapasok mga kabirds. Kakainin niya yung nasa gitna na ng sanga mga kabirds. Kung sa tao pa yung bone marrow, yung kakainin niya mga kabirds. Para maiwasan pong hindi mamatay ang ating sanga mga kabirds. Ang una po nating gagawin is kukunin natin yung mga
pinagkainan niya. Lilinisin natin. Tapos, kukuha tayo ng anything na pwede steak na kasya sa butas, mga kaberks. Gaya nito. Gaya nito, mga kaberks. O, ito. Tapos, ipapasok natin sa loob, mga kaberks. Ganyan. Yan. Papasok natin yan. Pagkatapos niyan, mga kaberks, puputulin natin yon. Yan, nakapasok na. Kuha tayo ng lupa. Kaya lupa po yung ginamit ko na pantapak, mga kaberks. Kasi po, nagsisilbi po itong bandage ng ating kakao para hindi siya mahapdihan ng sobra sa ginawa ng peste sa kanya. Ito, mga kaberks, yan. At masusuffocate na din po yung peste na nasa loob na kumakain ng sanga, mga kaberks. Tapos babalutin natin, mga kaberks, ng kanyang dahon para manatili doon ang lupa. Tsaka ipapasok natin sa gitna ang dahon, ganyan, mga kaberks. Yan. Okay. Yan na po. Okay na po yan, mga kaberks. Mga kaberks, pag nakakita kayo na ganito na yung kulay ng ating dahon ng ating kakao, mga kaberks, medyo there's something wrong na po pag ganyan na ang color, mga kaberks. So, i-check natin ang pinagmulan kung bakit nagkaganito yung color ng kanyang dahon. Yellow na po. So, ibig sabihin, may sakit po siya. Kasi ang normal na dahon, ito po ang color. Green na green. Kuha tayo ng isa, mga kaberks, ha. Compare natin. Oh. So, pag ganyan na, mga kaberks, i-check na natin, mga kaberks, kung saan ang problema. So, dito, check natin. Okay naman. Okay naman. Okay, walang any marks na may kinain. Pero pagdating dito, mga kaberks, ito na. Dito na yung problema. Oh, kinakain na yun na ng peste ang kanyang sanga. Kaya siya nagkaganyan. Tsaka, nung katabi niya din, mga kaberks, oh, nag-yellow din. So, hanapin natin. Ito, nakita ko to kanina, mga kaberks. Ganito na yung kulay, mga kaberks. So, ibig sabihin, kinain na talaga siya. Tsaka, ito yung butas, mga kaberks, oh, dito, pumasok kung peste. Yan ito. Marami talagang klase ng sakit ang kakao, mga kaberks. Kaya, kailangan talagang constant supervision. Yan, ito. Sira na ito, mga kaberks. Wala na tayong magagawa nito, mga kaberks, kundi isprehan na ito ng pesticide, insecticide. Sira na, mga kaberks. Iba na yung kulay ng kanyang balat. Ito po kasi, mga kaberks, ang normal na kulay ng healthy na sanga. Green po siya, mga kaberks. O, compare natin dito, o, mga kaberks. O. So, sa kulay pa lang, yan. Sa kulay pa lang, mga kaberks, alam mo na na may sakit talaga ito, mga kaberks. Palagi ko pong pinagdasal na sana mamunga ng marami ang aking kakao, mga kaberks, para din naman po medyo makaluwag-luwag din ako sa gastos ng kakao, kasi di po biro ang mag-alaga ng kakao, mga kaberks. Masyado po siyang magastos. Yan po, mga kaberks, ang aking kakao.
Yan. Ito po mga kaberks ay gawa ng RET. Kinakain po nila yung bunga mga kaberks. Hindi po ito bat, kundi isa po itong RET. Gawain po ito ng mga RET mga kaberks. Binubutasan nila tapos kinakain nila yung buto sa loob mga kaberks. Isa din po itong problema ng ating kakao, yung mga RET. Ito na po ang last na tumpok, ano bang tawag nung tapok sa Bisaya, mga kaberks. At uuwi na ako matapos po itong biyakin. Maraming maraming salamat mga kaberks sa matyagang panonood sa aking mga vlogs. Sana po'y mag-subscribe kayo at maraming pong salamat doon sa mga nag-subscribe na. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat mga kaberks. Until next time, babush!